Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion, an hour to this word in which we need to agree, believe, claim, and declare. As what I repeatedly say, hindi po sapat na ang salita ng Diyos ay atin lamang binabasa, atin lamang pinag-aaralan o atin lamang pinapakinggan. Kailangan po natin itong sang-ayunan ng buong puso, sampalatayanan ng buong puso, ang kinin ng buong puso, at ideklara ng buong puso nang magkagayon ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at katuparan sa ating mga buhay. Let us read here in Revelation 7:14, Tagalog ang Biblia. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam, at sinabi niya sa akin, ang mga ito'y mga nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. And in Amplified Version, Revelation 7:14, I replied, Sir, you know. And he said to me, These are they who have come out of the great tribulation or persecution and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Book of Revelation is no other than Apostle John himself. And Apostle John, known as John the Beloved, and he wrote 5 books in the New Testament, and these are the Gospel according to John, 1 John, 2 John, 3 John, and lastly, the Book of Revelation. At dito mga kapatid, he stated or he wrote about the conversation between him and the Lord Jesus Christ. Dahil he asked brethren in Christ na talagang makikita po natin na marami siyang nakitang mga nakasuot na mga puti. At of course, brethren in Christ ay nagkaroon po ng pagtatanong dito si Apostle John. At dito, sinabi po ng Panginoon mismo na ito ang mga galing sa Great Tribulation. Kasi, brethren in Christ, we all know naman na magkakaroon po ng tinatawag natin na 7 years Great Tribulations. Yes, sometimes we are experienced tribulation, but this is not a great tribulation yung ating nararanasan. Again, in the prophecy, there will be a great tribulation. At itong mga ipinakita kay Apostle John, ito ay nanggaling mga kapatid sa malaki o dakilang kapighatian na ang wika nga po mga kapatid ng ating Panginoon na nanghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Alam naman po natin kung sino po ang kordero na tinatypology dito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo when He died on the cross because He shed His blood at ang dugo ng Panginoon ang siyang naghugas at nagpaging banal at naging paging dapat sa bawat isa sa atin. Ngayon mga kapatid, itong tinutukoy po dito, itong mga pinaputi sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo, ito po mga kapatid ay manggagaling sa tinatawag nga po nating Great Tribulation or dakilang kapighatian o malaking kapighatian. Hindi po tayo kasama dito because we will be caught up before the 7 years Great Tribulation. But logically speaking, kung ito nga ay mga pinaputi sa pamamagitan ng dugo ng kordero na manggagaling sa Great Tribulation, tayo pa kaya na tayo ay nabuhay sa ilalim mga kapatid ng biyaya ang hindi mahugasan at paputiin sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Kaya we were also whitened sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, and we will also washed in the blood of our Lord Jesus Christ. That's why our today's message entitled, He Made Us White in the Blood of the Lamb. Brethren in Christ, in the Bible,
White is symbolic po siya ng righteousness. At kumbaga, direct speaking and literally speaking, He made us righteous in the blood of the Lamb. Kasi lahat naman po tayo ay nagkasala. Sabi nga ng Book of Romans, all have sinned and come short from the glory of God. Kaya no one is exempted, no one is holy. All of us, regardless kung ano ang ating estado sa buhay, regardless kung ano po yung ating sitwasyon sa buhay, regardless kung ano po, mga kapatid, ang ating pong sabihin natin circumstansya sa buhay, we all have sinned and come short from the glory of God. Subalit ang magandang balita, God the Father sent His Son para po tayo ay paging dapatin, tayo ay gawing banal at tayo ay gawing matuwid sa pamamagitan po ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo as Lamb of God. Kaya mga kapatid, uulitin ko, we are now made righteous in the blood of the Lamb. And our today's promises, we are going to acronym the word WHITE, WHITE. At ito po, mga kapatid, ang naging outcome when we were washed by the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya wala na tayong dapat ikagilty. Wala na tayong dapat ipag-isip na tayo ay hindi karapat-dapat, tayo ay marumi, tayo ay makasalanan, mga kapatid, because if you believe that you have been washed by the blood of our Lord Jesus Christ, then you are now clothed with white. At again, white is symbolic of righteous. So you are now clothed with the righteousness of God. Kaya alisin na po, kasi minsan nakakalungkot ano, ang mga Kristiyano na lumalabas pa sa bibig, sa kanilang mga labi, ang sinasabi nila na kami Panginoon ay hindi karapat dapat. No, brethren in Christ, pinaging dapat ka na ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng paghuhugas ng kanyang dugo. Kaya tayong mga anak ng Diyos, mga Kristiyano at mananampalataya, instead of praying na sasabihin natin na, Lord, hugasan mo kami, you have been already washed, ang gagawin mo na lang, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo ay nahugasan na ng dugo ng ating Panginoon. Kasi parang feeling ng iba na parabang pagka lumapit ka, nagpahugas ka sa Panginoon, huhugasan ka. At ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, parang nahiruhan ka, narumihan ka, nabahiran ka, magpapahugas ka uli. Mga kapatid, tandaan po natin na once we have been washed with the blood of our Lord Jesus Christ, we are washed forever. Hindi po yan tulad ng tubig na time to time ay hinuhugasan tayo, mga kapatid. Again, once He made us righteous, we are righteous forever. First point, we are washed in the blood of Jesus Christ. Hinugasan tayo, di ba po? Sabi ko nga, dubling ang paghuhugas natin kasi sabi ng ating Panginoon, nahugasan tayo ng kanyang mga salita o nahugasan tayo ng salita ng Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, ay nahugasan din ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ano pa po ba ang dapat natin isipin na hindi tayo karapat-dapat or marumi tayo? We have been washed with the Word of God and we have been washed with the blood of Jesus Christ. Kaya ngayon, mga kapatid, nahugasan na tayo. Put in mind na hindi po ito in future tense. Ito po ay past tense. We have been washed. Hindi po we will be washed, brethren in Christ, kundi tayo po ay nahugasan na ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya lagi ko ngang sinasabi na look at yourself the way God look at you. Now, pag tinitingnan ka ng Diyos, malinis ka, maputi ka,
mga kapatid, walang bahid na nakikita ang Diyos sa iyo because you have been washed. And ganun din ang ating pagtingin sa ating mga sarili on how God look at us. And the second point, we are holy in the blood of Jesus Christ. Ginawa tayong banal. Yun ang sinasabi ko kanina na we have been justified. We have been forgiven. We have been sanctified. We have been cleansed. So on and so forth. So ginawa tayong banal ng ating Panginoon. Sa ibang salita, hindi lang inaring ganap, pinaging dapat tayo sa mata ng Diyos. Kaya every time na tayo ay lumalapit sa panalangin, every time na tayo ay sumasamba sa Diyos, every time na tayo ay maglilingkod sa Diyos, tayo ay mga karapat-dapat dahil tayo ay pinaging dapat, pinaging banal at pinaging ganap sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Kaya naandyan yung salitang worthiness. We are worthy of His blessings. We are worthy of His grace. We are worthy of His goodness. We are worthy of everything that God has, brethren in Christ. Dahil again, tayo ay pinaging dapat, pinaging ganap, at pinaging banal sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And third point, we are immaculate in the blood of Jesus Christ. Alam niyo po, pag sinasabing immaculate, He made us perfect, brethren in Christ. Tayo ay sabihin natin, kasi diba sabi ng Bible, let us be perfect under the law. Let us be perfect just as your Father in heaven is perfect. Kaya in the old covenant, people are striving to make themselves perfect by obeying the law. But praise be to God, under grace, brethren in Christ, we are made perfect through the sacrifice and through the obedience of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, we are now we fulfilled ng sinasabing be perfect just as your Father in heaven because we have been perfected by the blood of our Lord Jesus Christ. Kasi yun ang sinasabi ng immaculate, mga kapatid, spotless, clean, tidy, perfect, like that. So we are also made immaculate, brethren in Christ. Walang bahid na karumihan, walang bahid ng kasalanan. Kasi kapag si Lord ay nagpatawad, lubos kapag siya po ay magpatawad. Kaya salamat sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. And fourth point, we are transformed in the blood of Jesus Christ. In fact, someone asked me, Pastor, ano bang kasuotan ng ating Panginoong Hesukristo? Kasi they thought na ang suot ng ating Panginoon ay talagang purely white. Don't you know, brethren in Christ, sinasabi po ng Revelation na siya po ay nadaramtan ng damit na balot ng dugo, mga kapatid. Why? Kasi naandun yung divine exchange na tayong mga makasalanan ay binihisan ng katuwiran para yung matuwid bihisan dahil sa mga makasalanan. Kaya tayo ay nakasuot tayo ng mga mapuputing kasuotan, subalit ang ating Panginoon ay nasusuotan po siya ng damit na nababalutan ng dugo, mga kapatid. At yan po ang description na mayroon po ang Revelation. Kaya naandun po yung transform na from being rag, tayo po ay ginawang righteous, brethren in Christ. Naandun yung transformation, naandun yung change, naandun yung pagbabago. Kaya nga tinatawag tayong mga born again. We are regenerated, ang wika. Kasi tayo ay transform, brethren in Christ, sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoon. Actually, brethren in Christ, ang baptism sa water is symbolic yan na tayo ay hinuhugasan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na once na tayo ay ibangon, isa na tayong bagong nilalang. We are new creation.
We are born again. Tayo ay regenerated na. We are transformed na. Kaya yan po mga kapatid ang dahilan kung bakit tayo ay binago ng ating Panginoon. Kasi sabi nga, without the shedding of the blood, there would be no remission of sin. Kaya kailangan mayroong mag-shed ng blood para po tayo ay maging banal, maging matuwid sa mata po ng Diyos. And last point, fifth point, we are enfolded in the blood of Jesus Christ. Tayo po ay binalutan or nababalot ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, lagi po natin, we have been covered up with the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya kung tayo ay balot ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, malayo tayo sa plano ng kaaway, malayo tayo sa mga lalang ng kaaway, malayo tayo sa gawa ng kaaway. Mga kapatid, malayo tayo sa mga taktika ng kaaway, malayo tayo sa mga panliling lang ng kaaway, malayo tayo sa mga pagtutukso ng kaaway, malayo tayo sa demonyo, mga kapatid. Bakit? Kasi ang demonyo ay hindi yan pwedeng tumagal sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. In fact, brethren in Christ, that blood, ayan po ang nagtagumpay laban kay Satanas. Kaya tayo ay, we are considered victorious, triumphant, overcomers, conqueror, because we are enfolded or covered in the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, kung naririnig nyo po lagi ang aking panalangin na, Lord, lagi po ninyo kami balutan ng iyong banal na dugo para malayo kami sa mga sakuna, disgrasya, kapahamakan. Kaya yun po mga kapatid, mahalaga na covered up tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi walang pwedeng manaig sa atin once that we were covered with the blood of the Lamb. To sum up of our today's message, which entitled, He made us white in the blood of the Lamb, and our today's promises, we acronym the word white, W-H-I-T-E. First point, we are washed in the blood of Jesus Christ. Second point, we are holy in the blood of Jesus Christ. And third point, we are immaculate or perfected in the blood of Jesus Christ. Fourth point, we are transformed in the blood of Jesus Christ. And fifth point, last point, we are enfolded in the blood of Jesus Christ. And these are the acronym of the word white, washed, holy, immaculate, transformed, and enfolded in the blood of Jesus Christ, brethren in Christ. And we are now wearing the white robe, which the robe of righteousness. Kaya wala na tayong dapat ikagilty, wala na tayong dapat ikalungkot, wala na tayo dapat mga kapatid para bang ipag-alangan every time that we come to the presence of God in prayer, in praise and worship, and in sabihin natin in ministering to Him. Kaya God is really good sa atin, and thanks to God for shedding of His blood to each and every one of us. At ang ating pong today's grace, ang biyaya ng katuwiran ay ating nakamta nang tayo ay sa dugo ng kordero ay nangahugasan. Kaya tayong lahat ay malilinis, matutuwid, at mapuputi ang mga kasuotan sa kanyang harapan. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng katuwiran ay ating nakamtan nang tayo ay sa dugo ng kordero ay nangahugasan, kaya tayong lahat ay malilinis, matutuwid, at mapuputi ang mga kasuotan sa kanyang harapan. To God be all the glory. Brethren in Christ, lead us pray. Heavenly Father, we just thank you sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming mga buhay.
Thank you for your protection because you've covered us with your precious blood. Thank you dahil sa pagising namin, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema at malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway. Thank you also, Father, for your provision dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo kami pinagkukulang sa araw-araw. Truly that your grace is sufficient and more than enough for us. Thank you, Jesus, dahil tuwing bawat umaga ay may panibagong lang biyaya kayo at may panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. At salamat dahil tunay nga po na kami na iyong mga anak ay nag-expect na tatanggapin po namin ang lahat ng inyong inilaan na pagpapala at biyaya sa araw na ito. Salamat din po, Ama, dahil kami ay yung pinagpala na spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. At salamat din po, Panginoon, dahil kami na naman ay minsan pa magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming komunidad, sa aming iglesia, sa negosyo na aming pinangangasiwaan at sa kumpanya na aming pinagtratrabahuan. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood. Lord, whenever they have prayers, we hold on to your promise na whatever we ask to the Father in your name, everything will be given to us. Kaya Lord, if someone is in need of healing, grant them healing. If someone is in need of strength, grant them strength. And if someone is in need of salvation, grant them salvation. If someone is in need of provision, grant them your provision. And if someone is in need of your protection, grant them your protection, Jesus. And if someone is in need of your guidance, grant them your guidance, Jesus, and your wisdom. Lord, ano pa man ang kanilang mga kahilingan, hindi man nabanggit sa aming mga labi, you know our heart's desires. Thank you, God. Thank you, Jesus. At salamat dahil we experience the divine exchange na kaming mga makasalanan ay ginawa mong matuwid. Kayo, Panginoon, na matuwid ay ginawang kasalanan. Thank you for that divine exchange. Now, we are wearing, Lord, the white robe, which the robe of righteousness. At wala na po kaming dapat ika-guilty, wala na po kaming dapat ipag-alangan, at wala na kaming dapat, Panginoon, ikatakot sa inyo because we have been made righteous, Jesus. Kaya salamat, Lord, sa pribilehiyo. Thank you for shedding of your blood para kami ay ariing ganap, paging dapating kami, paging gawing kaming matuwid. Thank you, Jesus, dahil this is part of your plan and you only fulfilling your plan sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.